may FOMO tayo din sa experience ng tandem. Ganda ng bounce nito eh. Intraday. This one was another blow off candle, pero ito yung variation ng blow off ano. Green kasi siya. So, pero blow off pa rin siya. If you look at the volume, mas mataas yung blow off candle volume doon sa previous, which is ceiling kasi to eh. Ceiling day to. After niya nag-breakout dito sa this one, parang galawang IS lang ang naganap dito. So, nag-breakout doon, ceiling. Tapos, this candle is, tinatry niya i-negate itong signal, sell signal nitong blow. So, nagkakalabanan ang mga bulls and bears. Right now, if you look at this, matindi yung volatility niya. Why? Kasi ganyan talaga pag nasa, triangle, symmetrical triangle. So when we talk about triangles, syempre may iba't ibang klase ng behaviors yan. Ascending triangle is bullish, then descending triangle is bearish, symmetrical triangle is neutral. But in a sense, na matindi yung volatility inside the triangle. Pag ascending triangle kasi, maganda yung ano, ganda yung galawan nito. Cause, like for example here, kasi meron kang bullish momentum characterized by this ascending support. So this is your ano. Meron kang sellers dito tapos ito, this one is a bullish momentum, pinapataas ang mga buyers. So kaya mas malaki yung up, kaya this one is in isa na uptrend continuation. So yung mga ano, pag sinabi mo naman na symmetrical triangle like what's happening sa HVN right now. Uy! Yan. Matindi yung pag symmetrical triangle kasi is almost equal yung power ng bulls and bears. That's why merong matindihang sell down and matindihang buy ups kapag nagba-bounce dun sa either support or resistance or support. Ganarn siya. Try to look at it this way. Symmetrical triangles, in essence, ito makinig kayong mabuti ha. Ito mga kidlat trade secrets. Triangles, isulat nyo para di nyo maano. Triangles are just Darvas boxes with momentum inside. Ulitin ko, triangles are just Darvas boxes with momentum. Pag sinabi kasi nating Darvas box, neutral yung momentum inside eh. Walang mas malakas. Hindi mas malakas yung bulls, hindi mas malakas yung bears. Ngayon, we're still trying to identify kung nasa na strength by plotting yung midpoint nung Darvas box. So, pag above 50, above midpoint, mas malakas yung bulls. Pag below midpoint, mas malakas yung bears. Kasi it's nandun siya sa support level. But sa triangle kasi, anong tawag dito? Merong momentum inside it. So, it's just a Darvas box with momentum. Ganun. So, itong Haven, HVN, hindi ko pa siya tinitrade right now. Ayokong mag-accumulate inside this shaded area. Kasi malakas ang momentum din pababa kapag ka nagre-resist. Kukoo! LRW. Hop! May pag-bounce din na naganap. So this one, kahit hindi natin tignan yan, that's a 61.8. Nachi, ano? Yun, oh! Satanic lining, mga beshi. Tumakto dun sa ano eh. Ano to? 2.92. So meron tayong satanic lining na naganap dito. Ito yung ano, sinasabi natin ginuhit ni Satanas. Ito yung nagkakagulatan kasi yung iba, they're hoping na magka-close tong gap na to. Pero nagkagulatan. Gap up open. So that's your bounce for ano. And then, ang maganda dito kasi sa LRW, meron siyang ano eh. Meron siyang matindihang volatility. This one, 50% feeble lang pala yung nag-resist. Ano? May mga sumasakay ba sa inyo na LRW? Magnanakaw din to. Kaya ingat-ingat din kayo dyan. Ng mga beshi. Ha? Huwag kayong mag-ano masyado. Mag-volume dito. LRW. Itong MAC.
recently, paulit-ulit tayo sa MAC, ano? Kasi wrong pa rin naman siya. Mayroon tayong trend following na nagaganap. Recently, nagkaroon ng breakout, pero hindi na natin. Dami niyang kaano eh. Tatampo sa atin si MAC, guys. Kasi hindi na natin siya tinitrate masyado. Diba? This one is a classic breakout, ano? Ganda sana yung mga pagpasok na ganyan. If you'll take a look at these candles, ito yung parang sinasabi, uy, pumapasukin mo naman ako. Nax! Pasukin mo naman ako. Subtle way breakouts. Kaso, masyadong maganda yung market eh. Kaya hindi na natin nasakyan. Pero nag-breakout na naman si MAC. So, still a trend following stock, ano? Follow your stops. Trail stops. Pero magandang, ano, isa to sa mga MVP stocks ko last year. 2017. MAC. MJC. Ano ba nangyari dito? Oh, ayun! Bull trap, guys. Bull trap. So, kitang-kita naman. Ano? Bakit nag-bull trap ito, guys? Kitang-kita agad natin ang weakness dito sa MJC. So, lagay natin dito ng bull trap. Yun! Yun, oh. Candle na to. Kanakawan! Nagkanakawan dito, guys. Look at RSI 70 resist. Kinulang sa momentum. Kinulang sa pwersa, guys. So, alam natin itong mga ganitong setups, ano? It doesn't mean na babagsak na to totally. Kasi marami tayong mga ini-imagine. Mahilig tayong mag-imagine ng mga setups dyan. First na pwede nating imagine in is yung ascending triangle na setup. So, parang ganyan. Uy, drawing. Drawing tayo. Speculative charting, guys. Yan. So, may mga ano tayo. So, second is, of course, pwede tayo maglagay ng cup and handle, cup and sausage dito ba daw, pag ano, no? May salumpit na magaganap doon. Tingnan natin, so, still consolidating itong si MJC. Hanap kayo ng salumpit. Hanap kayo dyan ng mga pulot boobs. Diba, maganda rito kay MJC, babay ka sa support. Habang natutulog siya, biglang gigising. Sell on strength. Pero syempre, iba na maging usapan kapag nag-breakout dito 650. 46, 650. And iba na usapan. Much bigger trend. Parabolics, ano? So, yun ang story kay, ano? Kay MJC. MJC. Ayan, punta na tayo dito. Kay, ano? MRC. Yung, what can you notice? Right now, so, alam mo, na-imagine ko dito sa MRC. Tapos yung halukay nung ano eh. MRC looks like MRP during nung mga consolidations niya. So, hanap tayo ng dalawang points ha, kung saan siya sila magkapareha. So, papatayin natin yung ibang MAs, then let's just look at 100 MAs. Bago natin i-analyze yung MRC. So, ito, lagay tayo ng first box natin dito. This one is a, ilan yan? 2016, September until April. September, October, November, December, January, March. 6 months! 6 months ang ano? 6 months ang duration? Date range. Ipag-date. So, 194. 6 months. Ngayon, next, so is box number 2. Kapalan natin yan. Mas matagal yan eh. Let's make the sukat. Sukat boobs. Banda. Ayan. Hindi ko na sinasakto ha. Baka sabihin nyo. So, 304. 10 months, ano? So, meron tayong baby shark dito. Ito naman yung daddy shark. So, box number 1 and box number 2. Tandaan nyo mabuti ha. Box number 1, maliit. And then may pag-touch sa 100 MA. And then box number 2, malaki. And then meron ding pag-touch sa 100 MA. Nandun yung sideways. Now, let's look at MRP. So, MRP. Ito banda. Dito. Yan. So, MRP. Dito, lagay natin yung box number 1 natin dito. Nung nasa taas na siya. Ano, baby shark. Baby shark is maliit lang. Yan. This one is
may kasukat. 97, 3 months. Yung kanina, 6 months. Ito, 3 months. Then we have one here. Grrr! Grrr! Dito, pwede natin start dito. Para lang masukat. So, 196. 6 months! So, this one is 3 months and then 6 months yung Daddy Shark. So merong ano no, tapos nag-test sa 100 MA, so may pag-test sa 100 MA. Tutukan natin yung pag-test sa 100 MA. Ba't ganyan? Dito tayo ah. Tutukan natin yung pag-test sa 100 MA. Bid ano. Babaguhin natin yung araw nito. Yan. Test dyan ano. 100 MA. Dito. Yan. Kita niyo, so two sideways, isang maliit, baby shark, and then isang malaki, daddy shark. And then after nag-breakout, is kumana! May pagkana na naganap. May pagkana na naganap after ng breakout. So that's our fractal for MRC. I'm not hyping you guys. Discuss natin how trends work. Diba? Ang difference nila is that so ituro natin yung 100 MA. Now, baka sabihin nyo, eh, hindi naman parehas na parehas eh. Guys, hindi talaga yun magkakaparehas. Pwede ba yun? Bibigyan ka ng perfect na ano? Pero, what I'm saying is, or what I'm trying to show you guys is yung anatomy ng trend. Diba? In terms of building yung mga base nila before parabolic moves. So, ito, in both cases, both stocks, meron silang mga magagandang base. So, dito merong 6 months and then meron tayo dito 10 months na base na naging, ayun yung naging ano, ayun naging suporta para makreate itong up move na ito. That's your basic trend anatomy. Kasi as with dito naman sa MRP, you know, ayun din yung ano. So meron tayong, pero ang difference nila is that ito kasi reversal to. This one is a reversal. Yan ang mga basic trend analysis. Reversals ta. Kaya ito, it's trying to create another ano. So another ito ano, grand pa shark na to. Medyo malaki yung nagiging consolidation kasi reversal eh. Ang ano dito, ang iisipin nyo dito is it should create a higher base, a stronger higher base para ma-take out niya yung mga higher levels. Ganun siya. Now, hindi ko sinasabing successful palagi yan kasi pwedeng mag-continue yan on the downside. Yeah, pero that's how trends work. Ibig sabihin nun, if you're planning to go long term, let's say nandito ka palang nakaposition, ikaw syempre yung pinakamayaman sa MRC. Pero gano'ng kakatagal nag-antay? This one, 2016, 2 years ang pag-aantay mo ba? Pwede ka naman sumakay dito sa mga breakout points. Profit dun sa momentum. Walang waiting time. Now, ang difference nila is that ito kasi si MRC, meron na siyang previous base pa lang, dati pa. Which is, nandito banda. Let's try to make the go hit here around this level. Ito yung pinakaunang base niya. Make it the grand pa shark. Yan. So meron tayong tatlong base diyan na nagaganap. Building base, warehousing, bodega. Yan, yung mga bodega moves. So dito kitang-kita na may base talaga siya dito kasi ang laking sideways nito. You'll take a look at 100 MA, talagang sumizigzag-zigzag siya doon eh. Dito rin, ganun, and then another one here. So, ayun yung naging reason bakit meron tayong pinagpapasalamat natin yun. Bakit meron tayong parabolic ngayon dito sa MRC. Now, isa pa sa kapansin-pansin dito, ang kailangan nyo itanong is kung magbi-build ba siya ulit ng another base. Hindi natin alam.
Siyempre, kung magbibuild siya na another base. Pero we are hoping na if ever na magbuild to ng higher base, mas mataas siya. Kasi kung mapapansin nyo, hindi yung nagkakalayo yung mga base. Eh. Mga sideways na malalaki. Ito, medyo malayo-layo. So gusto natin is, if ever yung mag-consolidate to, kailangan mas malayo na siya. Pwedeng ganyang kataas, ganyang earn. Maliit, ganyan. Ganyan. Or pwedeng ayan na yun. O pwedeng masubawa. Pero sana hindi siya lumapit ng ganyan. Hindi na magganyan ka, ano, kalapit. So, the more na mas mataas yung base, the more na mas malakas yung stock. Ganun. So, this one, kasi, natin 10 years ito. Uy! 10 years. Ayan. Yun, no? Meron ditong ano, malaking. Kung may grandpa. Grandpa shark ito siguro. Great grandpa shark. Meron tayong gawin nating tong logarithmic para ma-appreciate yun, no? Appreciate niyo yun. Yan! Meron tayong ditong, iusok na lang natin ito para conservative tayo, para ma-touch yung resistances. Tayo ditong resistance sa 1.14, ganyan. Ganun! Piso, ano? Piso play. Now, what if mag-breakout dyan? I am not hyping, ha? Nag-uusapan lang natin yung mga building base. Base number 1, number 2. Alam, balik na tayo sa ano? Current chart. Yan. Sa MRC, lagyan natin nga ito ng Fibonacci. Fibonacci. So, may nangyaring rebound dito banda sa 38.2. Tingnan natin if ang breakout point na gagawin na natin dito would be here. 84. Then, dito sa 90. Kung nag-breakout to ng 90, sigurado, pipiso. Can earn.